After doing research on Dakar Rally, I think na-addict na yata ako sa enduro, motocross at off-road racing. And nagulat ako dahil halos lahat ng karera palaging may KTM brand dun sa podium. Made me think, shit, lupit naman nila. Ang tanging non-Japanese brand na naipagsabayan sa Big Four. At reading some articles, I found out na napaka-interesting ng kwento nito. Kaya isishare ko sa inyo. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bayan ng Mattighofen sa Austria noong 1943. Ang engineer na si Johann Hans Trunkenpuls ay may isang car repair shop. Sikat itong shop niya na paggawaan talaga ng mga kotse at steam-powered car. Ang pangalan niya nito ay Kraftfahrzeug Trunkenpuls Mattighofen. Hindi ako sure pero yung pagkakaintindi ko dyan ay motor vehicle ni Trunkenpuls sa Mattighofen. After the World War, ang mga motor ay lalo naging popular bilang isang primary mode of transportation na siyang naging dahilan kaya lalong dumami ang ginagawa nila. And Hans had a vision na gumawa ng sarili niyang line of motorcycle. Kaya noong 1953, pinakita niya agad itong R100 Tourist 98cc 2-speed gearbox 3-horsepower motorcycle. Pero kailangan niya ng tulong, kaya kinausap niya ang businessman na si Ernst Kronrief, making the official name of the company as Kronrief Trunkenpuls Mattighofen, na siyang naging partner nito para i-mass produce ang R125 Tourist na sumunod na taon. Release din nila ang Mirabel's scooter. Basically, mukha itong Vespa. Few years later, the Grand Tourist was released at isa pang sports bike na the Tarzan. 2 years later, itong Mekki, isang moped at the Mustang R150. But 1950 era is different. Para mabenta mo ang isang motorsiklo, kailangan mo munang mapatunayan ang reliability nito sa publiko. Long distance racing ang popular noon at noong panahon na yun ay wala pang masasabi nating maayos talaga na kalsada. So si Hans kasama ang dalawang extra sa kwento ay naglakbay noong September 13, 1954 mula sa Paris hanggang sa Vienna sa distansyang 1,300 kilometers sa kayang R125 Tourist. Ang mission nila ay hindi lang makarating doon kundi para unahan ang Arlberg Express, isang tren na may biyahe papunta sa Vienna. Back then, napakahirap bumiyahe dahil 6-volt headlight lang ang gamit nila. And sabi pa nga sa chismis nang kinagabihan ay nakikita lang nila sa kalsada is yung taillight ng support vehicle nila. They finished the race 2 hours earlier compare sa Arlberg Express. Ang damage ay isang fourth leg lang sa isang bike at huminto lang sila para magpagas. Yan ang tunay na endurance challenge. Pero hindi lang yan. Sumali pa sila sa mga racing competitions at nananalo sila. KTM won gold as Austrian 125cc championship race ng same year. Isang gold at dalawang bronze international 6 days race noong 1956. And this success is massive para sa isang bagong kumpanya. At dito na nila sinisimula ng kanilang legacy sa off-road racing. If you think this is a success story, nagkakamali ka. After winning races and proving themselves sa long distance race, the company stopped making motorcycles 2 years later dahil mababa ang sales nila. Not that they made a mistake, it's just ganun talaga dahil those time nag-recover pa lang ang publiko dahil sa digmaan. And this is not just KTM, it's the whole motorcycle industry. 1950 to 1960s is yung decade na pabagsak talaga yung ekonomiya. At madaming ang bike manufacturing company ang nag-bankrupt noong decade na ito. The one thing na hindi nila inakalang bubuhat sa kanila, ang moped. Popular itong moped sa mga teenager dahil ito ay isang 50cc motorcycle vehicle. It means hindi mo na kailangan ng lisensya para gamitin ito. Between 1960 to 1968, KTM released 3 models of mopeds. 1960 Pony Scooter, 1964 Comet, and 1968 Hobby. By 1966, KTM sold 10,000 Comets. At noong 1970s, unti-unti na bumabalik ang ekonomiya at ang motorcycling adrenaline is coming back. And nang bumalik ang KTM, they made sure that they will make a great comeback. They entered the motocross. They released GS125 and GS175. But the MC250 ang tumatak talaga dahil nang in-release nila ito noong 1974, sinali ito sa motocross championship na siyang nanalo dito. Kaya noong 1978, pinasok na rin nila ang American territory. Noong 1980, isang multi-million company na ang KTM. And ginawa nila ang pinakaunang 125cc liquid-cooled motocross na may pro-level suspension.
suspension. Pinakaunang motor na may front and rear disc brakes sa off-road category. Winning all categories in International 6 Days Enduro noong 1986, winning 22 medals sa Motocross World Championship mula nang magbalik sila. At ito lang ang tanging motorcycle brand na kaya may pagsabayan sa 4 na dambuhalang Japanese motorcycles company: Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki. KTM dominated racing. Premium but expensive parts at some said unreliability, making it sales to drop. Noong 1987, bumagsak ang sales ng scooter at lower CC motorcycles nila. The next year, tumigil sila sa paggawa ng mga motor, and 2 years later, nag-file sila ng bankruptcy. Cross Industries, owned by Stefan Pierre, introducing the company's messiah. Sabi nga niya, kailangan lang natin ng good design at pinaka-importante ang reliability. So he partnered with Kiska. Kung follower ka ng makina, alam mo na kung sino yung Kiska. They are the one responsible sa designs ng Duke, Adventures at Supermoto, emphasizing power and striking designs. Few years later, gumawa rin sila ng mga superbike at track kart. Binili na rin nila ang Husqvarna at making an icon with partnering with top adventure and off-road sports riders, winning Dakar rallies and lots of motorcycle races. KTM now is not just a motorcycle brand, it's a brand for most adventurous and extreme motorcycle riders. They made the community of the most passionate off-road riders, and that's why people choose to ride orange. At yan ang kwento ng KTM.